Shoutout tayong mga idol sa ating mga member. Maraming salamat kay Dailin Ido, Almalin Ponsica, Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo, Torin and Fair Friends, Lynn Caligdong Vlog, Tita Jinky Perez, Tadasi Barua, Lilibit Tumagi, kay Maricel Nakel, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Alves, Priscilla Inot, at kay Roman Villanueva. Maraming salamat sa laging nagbibigay ng kaunting halaga. Maraming salamat sa iyo, Idol Sheila Budino at kay Roman Villanueva. Malaking tulong na po ang mga iyon, mga idol. Shoutout din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker, at sa mga blind community. Simula na po natin ang ating kwento. Napagtanto nitong si Butchok na hindi niya magagamit ang kanyang mga pintuan na portal laban sa mga ito dahil nabatid niyang mayroong karunungan ang hari na kayang mawasak ang kanyang mga portal sa tuwing ilalatag niya ito. Wala na siyang mapagpipilian pa kundi labanan ang mga ito lakas laban sa lakas. Ngunit sinisigurado nitong si Butchok na sa kanilang labanan siya ang magwawagi. Sa dami ng kanyang karanasan, sa dami niyang nakakaharap na mas malalakas na mga nilalang, lahat ng mga iyon ay tinatalo niya. Ang sagot naman itong si Butchok na palihim na inilagay ang pitong kabibi doon sa kanyang bulsa. Ngunit doon sa kanyang bulsa, mayroong nakapaloob na dito na isang maliit na supot na bigay pa nitong si Tata Islaw sa kanila. Ito ang magsisilbing kulungan ng pitong kabibi at magwasak nito doon sa loob. Agad nang siniliyuhan ni Butchok ng mga usal nang makasigurado siyang naipasok na niya sa supot ang pitong kabibi. Pagkatapos, sagot nito doon sa mga kalaban, "Hindi magtatagumpay ang binabalak ninyong masama doon sa aming mundo. Mas malakas pa rin ang kabutihan laban sa kasamaan. Ngayon na nakuha ko na ang pitong kabibi, isusunod kong wasakin ang kaharian na ito." Inilabas na ni Butchok ang kanyang armas habang agad na kinargahan ito ng mga malalakas na mga usal. Sa narinig naman ng hari at ng mga bantay, biglang umarangkada na ang mga ito ng pag-atake sa kanya. Napakabilis ng kilos ng mga ito na sa loob lamang ng ilang mga segundo, agad nang nakakalapit ang mga ito sa kanya. Ngunit di hamak na mas mabilis pa rin itong si Haring Bugon kumpara sa kanyang mga kasamahan na agad na nakalapit sa kanya, na mas nauna pa doon sa kanyang mga kasamahang bantay. Unang ginawa ng hari, sinubukan itong abutin ang mga paan nitong si Butchok, na agara naman na naiwasan ito ng binatilyo. Ngunit matapos lamang iyon, singbilis ng kidlat na biglang umangat ito at inabot ng mga pagkalmot ang katawan nitong si Butchok. Sa bilis nito, kamuntikan nang hindi maiwasan ito ng binatilyong sundalo. Ngayon, napagtanto nitong si Butchok na kakaiba ang bilis at paraan ng pakikipaglaban ng hari, at nagtatangan din ito ng kakaibang lakas. Agad na umikot sa iri itong si Butchok para makalayo sa mga ito, lalong-lalo na doon sa hari. Habang umiikot din ang binatilyo, agad niyang pinaikot ang kanyang mga paarko para proteksyonan sa gagawin ng pag-atake ng hari ng salim. Nakasunod din kasi ito sa kanya, kaya habang ang apat nitong mga bantay naglulundagan sa kanyang uluhan at nagpakawala din ng mga pag-atake, umaatake din itong si Haring Bugon. At dahil sa ginawa nitong si Butchok na antala ang pag-atake ng hari at napatitig na lamang ito kay Butchok habang napatigil. Hindi kasi madali ang ginawa nitong si Butchok na pag-atras kasabay ng pagpaikot ng mga matatalas na mga paarko sa kanyang katawan. Pagbagsak sa sahig nitong si Butchok, sabay naman na umatake sa kanya ang apat na mga nilalang. Dubli ang laki ng mga ito sa kanyang katawan, kaya kinakailangan talaga ng sobrang pag-iingat ang gagawin nitong si Butchok. Dahil sa isang pagkakamali lamang, punit-punit ang kanyang katawan. Agad na gumulong ito at nagsagpangin siya ng isang nilalang. Agad na ibinabato niya
ang kanyang dalawang mga paarko sa mukha nito, sabay ng pagpatong nitong si Butchok doon sa braso ng nilalang. Ginawa ito ni Butchok para mas mapabilis ang kanyang gagawin na pagtapos sa isang iyon. Nakailag naman ang nilalang sa ginawang pagbato ni Butchok doon sa kanyang dalawang mga paarko doon sa nilalang. Ngunit bago pa ito makalingon kay Butchok, agad na umikot na sa ire ang bata at kumuha ng bilo sa braso ng nilalang, at pagkatapos agad na sinalo ang dalawang mga matatalas na mga paarko na sa mga pagkakataon na iyon bumalik na sa kanyang kamay. Matapos lamang iyon, bago pa makaiwas o makalayo ang nilalang, agad nang ibinaon ni Butchok ang kanyang mga patalim doon sa liig ng nilalang na nagiging dahilan para mapapaatungal ito at bumalandra ang katawan doon sa sahig. Ilang segundo lamang na ginawa iyon ni Butchok, kaya bago pa makakilos naman ang mga kasamahan nito, nakalayo na ang binatilyong sundalo sa pamamagitan ng paglundag at pagtambling papalayo sa mga ito. Nakita na lamang ng mga ito ang kanilang kasamahan na nangingisay na, at sa tindi ng ginawa ni Butchok doon sa nilalang, kamuntikan pangang kumalas ang ulo nito sa katawan. Akmang susugod na sana ang tatlo sa mga ito kay Butchok, ngunit umaatungal ng napakalakas itong si Haring Bugon na nagiging sanhi para mapatigil ang mga ito sa kanilang pagsugod. Wika nitong si Haring Bugon na naglalakad papalapit doon kay Butchok. Talagang ang kakaiba ang galing at lakas ng batang ito. Mag-iingat kayo kung ayaw ninyong sumunod na mamatay. Kailangan natin na makagawa agad ng mga malalakas na mga usal bago tayo muling sumugod sa kanya. Matapos lamang na masabi iyon nitong si Haring Bugon, agad nang sumang-ayon ang tatlong mga bantay, at agad na nagsisimulang mag-uusal na ang mga ito ng mga orasyon. Nang makita naman iyon ni Butchok, itinaas agad niya ang kanyang depensa at poder. Kailangan niyang maunahan ang mga ito dahil batid niyang malakas ang mga usal ng mga ito at kaya ng mga ito na mapahina ang kanyang katawan, punan pa sa kakaibang presensya ng silid na iyon. Agad na gumawa na din ng mga linlang na usal itong si Butchok para linlangin ang mga kalaban at muling makaatake. Ilang sandali lamang bago pa matapos ng mga kalaban ang kanilang mga usal, sumagirit na itong si Butchok na papaatake doon sa mga kalaban. Ngunit inilatag na niya ang kanyang mga usal na linlang na sa mga pagkakataon na iyon, nagpapasalamat itong si Butchok dahil gumana pa rin ang kanyang mga usal sa kabila na nasa loob ito ng silid na iyon. Dalawa ang nagagawang mga huwad na katawan nitong si Butchok na ginamit niya para malito ang mga kalaban. Maagap naman na sinalubong ng mga pag-atake ang mga ito ng tatlong mga nilalang. Ngunit itong si Haring Bugon, sa kabila ng mga nagagawang mga linlang nitong si Butchok, nakita pa rin ito ang tunay na kinaroroonan ng binatilyong sundalo. Matapos na maibato nga nito ang kanilang mga usal, nagiging dahilan din iyon para biglang gumiwang ang katawan ni Butchok nang tamaan ng mga usal na agad niyang napagtanto na mga usal na mga pamako ang mga iyon, at malakas na mga usal dahil nagawa siyang mapatamaan ng mga ito. O maaring sa loob ng silid na iyon, mas malakas nga lamang ang kakayahan ng mga ito. Nabunyag na ang kinaroroonan ni Butchok na sa mga pagkakataon na iyon, nandoon na sana sa likuran ng tatlong mga pangunahing bantay ng hari. Agad na nagpakawala ng mga pag-atake itong si Haring Bugon ng ubod ng bilis. Sinagpang ng sunod-sunod itong si Butchok na sa mga pagkakataon na iyon, bumabawi pa ito ng lakas at wisyo, hanggang sa hindi niya naiwasan ang isang pagsagpang nitong si Haring Bugon na tinamaan siya sa kanyang kanang balikat na nagiging dahilan para tumilapon itong si Butchok at tumama ang katawan nito sa pader at pagbulagta itong bumagsak sa sahig. Ilang sandali pa, papasugod na naman sa kanya ang mga kalaban. Agad nang naglulundagan na ang mga ito papunta sa kanya, sa pag-aakalang makukuha nila ang pitong kabibing hawak nitong si Butchok, dinumog nila agad ang binatilyong sundalo
na nagiging dahilan para sunod-sunod na tamaan ang katawan ng binatilyong sundalo. Ngunit biglang nalusaw ang katawan nitong si Butchok na nagiging mga putik at nakita na lamang nila sa ilalim ng katawan nitong si Butchok ang isang pabilog na hugis na ibig sabihin lamang nakagawa ng portal ang binatilyo na hindi nila namalayan. Unang-una kasi, nakagawa ng nilalang itong si Butchok na hindi napapansin ng mga nilalang ng Salim dahil nga sa pag-aakala ng mga ito na lubhang nasaktan itong si Butchok. Sinadya din ng binatilyong sundalo na ilagay ang pintuan na portal sa ilalim ng kanyang katawan para hindi agad ito makita at mawasak ni Haring Bugon. Dahil nga sa katalinuhan itong si Butchok, nagagawa niyang maisahan ang apat na mga kalaban. Napapamura na lamang itong si Haring Bugon na mabilis na lumundag para kung sakaling nasa kanilang likuran na itong si Butchok, agad na makakaiwas pa rin ito. Ganon din ang ginawa ng tatlo na mga mandirigma ng Salim. Ngunit bago pa makalayo ang mga ito, nagawa na nitong si Butchok na maitarak ang kanyang mga matatalas na mga garab sa batok ng isang nilalang na nagiging dahilan para mapapaatungal ito. At pagkatapos, pumasok agad itong si Butchok doon sa kanyang pintuan na portal at lumipat ng pwesto doon sa nilundagan ng isa pang nilalang at agad na binago ang kanyang armas sa pagiging mga matatalas na mga paarko. Matapos na magawa iyon, walang pag-alangan na ginilitan niya sa liig ang nilalang bago pa ito makakilos at makaiwas. Sumirit na lamang ang maraming mga dugo galing sa malaking sugat nito sa liig. Mas lalong nagimbal itong si Haring Bugon nang makita na nakalatag na ang maraming mga pintuan na portal nitong si Butchok doon sa paligid ng silid na iyon. Isang maling kilos lamang nila, agad na silang naisahan ng batang kalaban. Ngayon, napagtanto nitong si Haring Bugon na kakaibang antas na ang kalakasan at katalinuhan nitong si Butchok. Mabilis siyang gumawa ng mga usal para wasakin ang mga portal nitong si Butchok doon sa paligid ng silid. Nang umindak itong si Haring Bugon, agad na naglaho ang mga portal nitong si Butchok. Ngunit mas lalong nagtataka ito dahil nawala naman ang binatilyong kalaban. At nakita niyang nakahandusay na din ang dalawa pa niyang mga kasamahan at batid nitong si Haring Bugon na patay na ang mga ito. Habang ang isa pa niyang tauhan nakasandal na lamang ito doon sa pader at hindi na rin gumagalaw. Wala namang nakitang dugo itong si Haring Bugon galing sa katawan nito, kaya imposibleng patay na din ito. Hanggang sa unti-unti itong natumba at napadilat ang mga mata ng hari. Dahil sa likod pala nito, nandoon itong si Butchok na nakahawak sa kanyang mga paarko na nakabaon pa doon sa likuran ng natitirang bantay. Napapamura muli itong si Haring Bugon sa loob lamang ng ilang mga minuto. Patay na ang kanyang mga pangunahing mga bantay. Tumayo na itong si Butchok at dahan-dahan nang naglalakad papalapit sa hari at wika nito. Hindi kami nagpunta sa lugar na ito kung mahihina ang aming mga tangan at kakayahan. Ang misyon na ito ay para protektahan ang aming mundo sa masasamang binabalak ng mga katulad ninyong demonyo. Humanda naman agad itong si Haring Bugon na malaki pa rin ang paniniwala na kaya niyang talunin ang binatilyo sa kabila ng mga ipinapakita nitong kagalingan sa pakikipaglaban. Ngunit bago naman tuluyan na makalapit itong si Butchok, napalingon ang mga ito nang biglang bumukas ang isa pang pintuan na nandoon sa likurang bahagi ng silid at iniluwa doon ang tatlong mga nilalang. Ang tatlong ito ay ang dalawang mga anak ng hari na nanggagaling doon sa baba at natunugan ang nangyayaring kaguluhan doon sa ikaapat na palapag. Ang isa namang kasama ng dalawang anak nitong si Haring Bugon ay ang kapatid nitong si Mako na isa din sa mga pangunahing bantay ng hari. Napag-alaman na kasi nito ang pagkamatay ni Mako doon sa lugar ng kamatayan.
dahil nga sa mga dayo. Kaya nag-umigting ang damdamin itong makapaghiganti sa grupo nila ni Butchok. Agad na wika ng isang anak ni Haring Bugon. Mukhang may mga nangyayaring kasiyahan na sa silid na ito, Ama. At nakakagulat na napatay na pala ng binatilyong ito ang iyong mga bantay. Sa tingin ko, kailangan na namin na sumali sa kasiyahan. Gusto kong masubukan din ang kakaibang kalakasan ng mga dayong ito. Agad na binilisan na nito ang paglalakad papalapit doon sa binatilyong sundalo na si Butchok. Agad din na sumunod ang dalawa pa nitong mga kasama. Agad naman na binalaan sila ni Haring Bugon na nasaksihan na ang kakaibang lakas at kagalingan nitong si Butchok pagdating sa pakikipaglaban. Wika nito, mag-iingat kayo sa kanya, Lupi. Hindi pangkaraniwan ang lakas ng isang iyan. Marami siyang paraan para lumaban at kakaiba ang kanyang katalinuhan. Nasaan na ba si Baruko? Ang sinasabi nitong Baruko ay ang isang kapatid nitong si Haring Bugon na siyang namumuno sa kanyang mga pangunahing mga bantay. Agad naman nasagot ng isa nitong anak. Nandoon sila sa baba, Ama. Nandoon ang kanilang pangkat sa likurang bahagi ng kastilyo para tugisin ang mga kasamahan ng mga ito na sinubukan na pumasok na din sa kastilyong ito. Mas maganda nga kung malakas ang isang ito, Ama, para ipakita natin sa kanila kung sino ang kanilang kinakalaban, para pagsisihan ng mga ito ang kanilang kapangahasan. Agad nang nagbago na ang anyo ng tatlo. Ngunit kakaiba naman ang pagbabago ng anyo ng mga ito dahil hindi katulad ang kanilang mga katawan doon sa mga katawan ng hari at ng apat nitong mga bantay. Ganon pa rin kasi ang katawan ng mga ito. Ngunit humaba lamang ang kanilang mga bisig at nagkakaroon ang mga ito ng malalaking bunganga na mayroong mga matatalas na mga ngipin. Medyo humaba din ang kanilang mga binti na parang nakabaluktot ng kaunti. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad nang umigpaw na ang mga ito, papaatake na kay Butchok. Samantalang doon naman sa labas ng silid na iyon, umaatikabong bakbaka na din ang nangyayari doon sa mga aswang kalaban ang binatiyong gabunan na si Nunoy. Gumamit na ang mga matatandang aswang ng mga malalakas na mga usal para mapahina ang kalakasan nitong si Nunoy at mahuli nila ang binatilyong aswang. Ngunit kahit na sampu pa ang mga ito, nagagawa nitong si Nunoy na masabayan ang mga aswang at makontra lahat ng mga gagawin ng mga usal ng mga ito. Nagawa pa nga nitong si Nunoy na mapatay ang dalawa doon sa mga aswang nang mahuli niya ito sa pamamagitan ng kanyang mga kakayahan sa mga dimensyon. At bukod pa nito, nasugatan din niya ang tatlo sa mga ito na ang isa ay mayroong malubhang tama sa katawan. Galit na ang mga matatandang aswang na nahirapan ng makahanap ng paraan para mapatumba itong si Nunoy. Nagmumura pa nga ang mga matatandang aswang na nakahuli dati kay Nunoy. Hindi na kasi umubra ang gamit nitong mga pulbo dahil sa tuwing ilalatag ito ng matanda, agad na magpapalabas ng mga usal sa hangin itong si Nunoy na magiging dahilan para mapadpad palabas ng kastilyo ang mga pulbo ng mga matatandang aswang. Kaya ang kanilang sinusubukan na gawin ngayon na mahuli itong si Nunoy at maisaboy ng malapitan ang kanilang hawak ng mga pulbo. Sabay nang umatake ang apat doon sa mga matatandang aswang, samantalang ang apat naman sa mga ito minanmanan ang mga karunungan sa dimensyon ng binatilyong aswang para mahuli nila ito. Ngunit nahalata na ang mga iyon nitong si Nunoy. Wala nang pattern ang mga dimensyon ng binatilyong aswang kung saan-saan na lamang ito sumusulpot na labis na ikinainis ng mga aswang. Wika nitong si Nunoy doon sa matandang aswang. Tulad ng sinabi ko kanina, matanda, walang silbi na ang mga pulbong iyan at hindi mo na magagawa ang ginawa mo sa akin noon. Humanda ka.
dahil ikaw ang isusunod kong pabagsakin. Sa galit ng matanda, wikang sagot naman ito kay Nonoy. Gawin mo na, bata. Huwag kang puro dada. Patunayan mo na nararapat kang tawagin na prinsipe ng mga gabunan. Ipakita mo kung totoong malakas ka. Ngunit kakatapos pa lamang ng sinasabi ng matandang aswang, biglang sumulpot na lamang itong si Nonoy sa kanyang harapan na labis nitong ikinagulat. Mabilis na napatras ang aswang, ngunit nawala bigla naman itong si Nonoy at sumulpot na naman ito sa kanyang likuran. At agad na nagpakawala ng mga pag-atake itong si Nonoy na nagawang masugatan niya ang likuran ng matandang aswang. Kung hindi lamang mabilis na tumalon ito sa pader at kumuha ng bwilo palayo kay Nonoy, baka nasundan pa iyon at tuluyang napatay ng binatilyong aswang. Balak pa sanang sundan iyon nitong si Nonoy. Ngunit hinarang na siya ng tatlong mga aswang at agad nang inaatake na itong si Nonoy. Kaya napilitan ang binatilyong aswang na harapin muna ang mga ito. Wika ng matandang aswang sa kanyang mga kasamahan. Dahil sa ginawa mo sa akin, bata, nabunyag na ang isa sa mga kakayahan na ginagamit mga ngayon sa amin. Ang kanyang dimensyon na ginagamit ngayon ay gumagana lamang sa malapitan. Ibig sabihin lamang, hindi niya kayang makalipat ng pwisto ng ganon kabilis at kalayo. Kaya kung palibutan natin siya at bantayan ang bawat paligid natin, sa tingin ko, kaya natin siyang mahuli. Rinig naman iyon nitong si Nonoy at tama nga ang aswang sa kanyang sinabi. Hindi kaya ng kakayahan nitong si Nonoy na makaabot ng mas malayo. Ngunit sa tingin ng binatilyong aswang, kahit na alam pa ng mga ito ang kahinaan ng kanyang kakayahan, papano naman mahulaan ng mga ito ang kanyang paglipatan ng pwisto? Bukod kasi sa mabilis na nagagawa ito ni Nonoy, kalkulado din ng binatilyong aswang ang kanyang bawat kilos at galaw. Thank you.